33 pala. Na sinasabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Naniniwala ba kayo na gagawa ng himalang Panginoon sa araw na ito? Amen. Amen. Yun po eh, kung ikanta at isayaw po natin ang lahat sa ating Panginoon. Amen? Kaya come on church, let's join the worship team to dance and praise and worship our living Father. Hallelujah. Let's dance to the Lord. Hallelujah. Let's invite His presence. You surrounded me with a song so praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing all around the world. Let the praise begin all around the world. God praise you. All around the world. Let the praise begin. Hey.
Christian Ministry. Ayan. Itaas po natin ating mga kamay at samahan niyo po akong ipanalangin sila. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa tatlong kaluluwa na ipinadala mo sa gawain nito, Lord God. We pray, Father, na patuloy mo pong pag-
na kanilang mga buhay, kung ano man po ang kanilang mga daladalahin, ang gusto nilang itaas sa inyo, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na mag-abot nito. Ikaw pong patuloy na mag- ay pagkalob mo po ang Panginoon ang design ng kanilang mga puso, Panginoon. Patuloy niyo po silang bigyan ng kalakasan, physically, emotionally, higit sa lahat, spiritually, O Lord God. At inaangkin po namin, Panginoon, na hindi ito ang kanilang first na pagdalo sa gawain na ito, O Lord God. Bagos, Panginoon, ito po ang umpisa ng kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon, at ang kanilang pagtanggap sa inyo as their personal Lord and Savior. Maraming salamat po sa buhay nila, O God. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang mga ang kanilang sambahayan, Panginoon. Maraming salamat po. We speak a blessing upon blessing sa buhay ng mga kapatid po namin ito, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Manatili lang po tayo mga kuyas at i-welcome po natin sila mga kapatid. Batiin po natin ang ating mga bagong kapatid sa pananampalataya. Ayos niya. Magbatian din tayo mga kapatid. Initiate na kapatiran. Ayan. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Amen? Amen. Ayan. Na-excite ako na introduce ang ating kapatid na ito at na-excite din ako sa pwede pang gawin ng ating Panginoon sa paggamit ng Panginoon sa kanya, sa kanyang buhay para i-broadcast ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang Word of God. At samahan niyo po akong i-welcome ang bagong exhorter sa God Most High at isa sa mga successor yata, successor to ni Pastor eh. Ayan. Let us all welcome the young man, Brother DJ. Hi guys. My topic today is the importance of prayer. And before we start, I just like to pray, so I just close their eyes. Lord, thank you for bringing every one of us here today and bringing us under one roof, under your name. Thank you for getting us here safely and together. For the people who aren't here yet, we pray, Lord, that you would guide them here. You would guide them here with good intentions and that you would touch their heart upon arriving here, where you touch their soul. And may you please keep them coming back every week. In his name, amen. So my starting verse is James 4, chapter 8. Draw near to God, and he will draw near to you. Am I wrong? I don't know. Okay. Our intro. So what is prayer? A definition of prayer is a solemn request for help, or expression of thanks addressed to God, or an earnest hope or wish. So in other words, prayer is a means of direct contact with God. It's your prayer is for you to contact God. Did you know that the word pray or prayer is mentioned
over 250 times in the Bible, over 250. The number of times that it is mentioned just shows how important it really is. Okay, my first point is prayer gives us the opportunity to share our life's aspects with God. Our circumstances, right, they're constantly changing. We either have bad circumstances or good, and they either go from good to better or bad to worse, and this happens before people even realize it. So when our circumstances change and take a turn for the worse, prayer gives us the chance to contact God and bring our concerns and worries to him. It says in Jeremiah 33, verse 3, "Call to me, and I will answer you, and show you great and mighty things which you don't know." I don't know if you read that properly, but it says, "I will answer you." It doesn't mean that I will answer you straight away or immediately. It says, "I will answer you." It will take time. God might not respond to your prayers immediately, but you can rest assured that he will answer your prayers. Amen? Not only did God say that he will answer you, but he will exceed your expectations of him and grant you so much more. He said, "and show you great and mighty things which you do not know." That goes beyond your imagination and your expectations of what God can do for you. Amen. So should you be surprised if God answers your prayers? Both. God said that he will answer your call, so you shouldn't be surprised, but you should be surprised at how much more he will do for you. Amen. Number two, prayer expresses gratitude for all God has provided. Without a doubt, we have a lot to be grateful for, don't we? Everything here, everything we have is impossible only through God's provisions. God has already done so much for us, and he's not done yet. There are still greater things yet to be done. Like that quote. Yet, we take things that God has done for us for granted. His kindness should be recognized on a daily basis and not just when we want something from God. Okay? Prayer isn't a means of telling God what you want. God isn't a wish list or shopping cart. He's not eBay, okay? He's not Argos. In 1 Chronicles 16:34, we are commanded to give thanks to the Lord, for he is good and his love endures forever. Okay? And prayer gives us the opportunity to follow that commandment and give thanks to God for all he has done for us. For a love that lasts forever, don't you think that the word good just isn't enough to describe how great our God is? Don't you think? Good is not enough. God is better than good. God is limitless. Point three, keep pouring, okay? I want you to imagine that that bottle represents your life's problems, okay? It's dark, and just no matter how long you're praying, your problems just won't go any better. I want you to imagine that bottle is your problem. What if I told you there's a solution towards this? It will all become clear, okay? Just listen. There's only one thing you can do with a bottle, that's take the lid off, okay? Remove the limitations of your belief and mindset, and allow God to do his work. If you don't believe in what God can do, then your belief is going nowhere. Some people simply lack belief, okay? Next. Now, I want you to imagine that you're pouring water into that bottle, like so. This water represents your prayer. This is what you've been doing. You keep pouring and pouring, praying and praying, but although it's still, like, the solution, the bottle, the contents of the bottle is still dark, you start thinking, what's the point? A lot of people are defeated because they give up praying too soon. What I want you to do is keep praying. Continue pouring your prayers. Keep pouring your faith in God and into your situation. Don't be discouraged no matter how bad things may look. Sorry. Be patient and continue pouring. Carry on praying. It may take a while, but if you keep praying, what was dark to begin with will be clear. Remember, God said he will answer your prayers. Am I wrong? Amen. And when you keep praying, all things should become clear. Okay. So challenge. Do you know that God will answer your prayers even though it may take time? Amen. Do you know that God will exceed your expectations of him? Amen. Did you know that if you draw near to God, he will draw near to you?
call him, he will call towards you. You know when you call someone, like, hey, hey, hi, yeah. He comes towards you. They come, you meet at a point, okay? Do you see God as a wish list or a shopping cart? You shouldn't. He's not eBay, okay? After praying for so long, can you still pour on your prayers even if the situation is still dark? My conclusion is, draw near to God and he will draw near to you. And call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. That's it, guys. Praise God. Pastor na pastor na may kumpas-kumpas pa eh. Successor nga, successor. Pe, successor. Kayo naman, hindi na kayo na sana kay pastor. Lagi naman si pastor nagkakamali eh. So, ganun eh. I mean, sa pag-pronounce, ayan. Magkaano po kami, magka-kapitbahay ni pastor. Ang taga-kapis po ako, kaya ganun. Ayan, successor. Yun. Are we blessed? Amen. Sinasabi nga po sa kasulatan natin, Panginoon, na hindi ko lang po matandaan kung anong book and chapter, pero sabi po doon, pray without ceasing. Amen. Amen. Kaya kung may hinihiling po tayo sa Panginoon, panghawakan lang po natin na sasagutin ng ating Panginoon. Sabi nga po ni Pastor DJ na hindi man daw right away, pero sasagutin ng Panginoon ang ating mga prayers. Amen. Amen. Kaya tumayo na po tayong lahat at napatuloy po nating celebrate ang goodness ng ating Panginoon. Okay, church. Are you ready to praise and worship our Lord Jesus Christ? Amen. Amen. So let's stand and sing to the Lord. Hallelujah. Stealing up.
move your body, church. Come on. When we go to the left, we go to the left. When we go to the right, we go to the right. Sarap ng damdamin, di po ba? Amen. Hallelujah. Okay, let us continue to praise our God. Let us worship Him. Let us pray. Because we know that God is here in the center of us. Amen. Hallelujah. Draw me to your
Nature for God to bless. Amen. Come on, church, sing this with me. Make it a sweet aroma to God. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship Your holy name.
worship, God. We worship you. We adore you, God. You deserve to be praised. You deserve to be worshipped. You deserve the highest adoration in this place. Yes, Father, we declare that your name is lifted up in this place, oh God. It's your nature to bless everyone. It's your nature to love everyone, oh God. Thank you.
Karapat-dapat na humarap sa inyo, O Lord. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga nagdaang araw, O Lord. Sa nagdaang isang linggo, O Diyos, na muli mo kaming ginabayan at iningatan ang aming mga buhay, O Lord. Pinasasalamatan din po namin, O Diyos, ang mga taong ginamit mo na naging blessing sa amin, O God. Muli, O Lord, dalangin po namin sa oras na to, O God, mga kapatiran namin, O Diyos, na wala pa sa lugar na to, O God. Hawiin mo ang kanilang daraanan, O God. Nadalhin mo silang ligtas na makapagsamba sa iyo sa araw na to, O Lord. And we bind all the contradiction in this time into your words, O God. We bind it in the name of Jesus. Wala kang karapatan sa buhay namin. Any hindrance to our blessing in the name of Jesus, we bind you in this time. Wala kang karapatan sa buhay namin. Hindi ka pag-aari, hindi mo kami pag-aari in the name of Jesus. Muli, we welcome you, Holy Spirit, and have it in four corners in this room. Muli, O Lord, dinadalangin namin na samahan mo kami sa mga oras na to, sa mga oras na darating, O Lord. Tinataas namin ang lahat ng instrumento, ang lahat ng mga tinig ng worshiper, O Lord. Muli, O God, na tinataas
makarinig ng kanilang mga tinig, ang kanilang mga tugtog, O Lord, ay sasamba sa iyo, O God. Marami pong salamat sa aming kalusugan, sa aming katalinuhan, O Lord. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo, O God. Marami pong salamat, pinapasalamat namin ito. Tinataas din po namin ang aming pastor, ang tatayo sa aming pulpito, O God, na itago mo siya sa iyong likuran, O Lord. Ang lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig, O God, ay ayon lamang sa iyong kalooban, O Diyos. At ihanda mo rin po ang aming mga puso, O Lord, na lahat ng makakapakinig, ito'y gagawin mo ang aming mga puso na matabang lupa, O God. You said into your words, O God, a small seed like a mustard seed. Pag lumago ito, O Diyos, ay isang malaking kahoy, O God. Dinadalangin po namin, O Diyos, na gamitin mo po ang bawat isa na naririto, O Lord, na ipapahayag ang iyong magandang balita sa araw na to, O Diyos. Dalangin din po namin, O God, na sa paglakad namin sa buong linggo na to, O Lord, ikaw lamang ang makikita sa aming katauhan, O Diyos, at sa lahat ng makakadaupang palad namin, O God, ikaw lamang ang makikita, O Lord, at gagamitin mo kami ang bawat isa rito upang mapalaganap ang iyong magandang balita, O God. Muli, O God, tinataas namin ang aming mga sarili. Ikaw lamang ang may-ari sa amin, O Diyos, at gagamitin mo kami sa lahat ng oras, O God. At itinataas ko po ang susunod na mananalangin, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, sinasamba ka namin. Taos po kami yung pusong nagpapasalamat sa iyong lahat ng kabutihan, O God. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang tunay na naglilinis sa aming kalooban, O God. At nagpapasalamat kami sa mga kabataan na naririto, O God. Patnubayan mo po sila, gabayan mo po sila sa kanilang pamumuhay sa bansang ito. Ganon din po ang mga bata, Panginoon, na sa kanilang murang isip, Panginoon, ay maturuan po sila ng iyong mga salita, O God. At sabi nga po ni Haring Solomon sa kanyang panalangin na lahat ng itataas na dala na panalangin at mga petition sa iyong sambahan na ito, Panginoon, ito ay diringgin mo, O God. Marami po sa amin, O God, ang may mga pinagdadaanan po kami, Panginoon. Dalangin din po namin, O God, katulad nga po ng pangako mo kay Abraham na sa bagyuman ang dumating sa aming mga buhay, Panginoon, pinangako mo, Panginoon, na there's a rainbow in every storm, O God. At dinadalangin din po namin ang pananampalataya, Panginoon, na Lord, we really admit na minsan hindi po kami naniniwala, O God, hindi kami nananampalataya, Panginoon. But you said in your word, just believe. So Lord, patibayin mo po ang aming pananampalataya, Panginoon, ang bawat isa dito, O God, na minsan ay may katanungan kami, Panginoon, sa aming mga buhay. Bakit ang mga prayer namin, Panginoon, na hindi nasasagot? But truly, you answered it all, O God. But not in our way, but in your ways. Kaya patuloy, O God, na hilumin mo, Panginoon, ang aming mga damdamin, ang aming mga heartache, ang aming mga pagtatampo, ang aming mga katanungan na hindi naman po namin masasagot, Panginoon. Ikaw lang, O Diyos, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya po, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga buhay, O God, ang aming pangtatahakin, Panginoon, sa dako pa rito ng London, O God. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa, O God. Kung nangangailangan man po ng kagalingan, O God, let there be healing, Panginoon. At sabi mo nga, let there be peace in everyone. Magkaroon po ng kapayapaan ang bawat isa. Magkaroon po ng tapat na pagpapatawad ang bawat isa, O God. Magkaroon po ng pagkakaisa ang bawat isa, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na nandito ka sa kalagitnaan namin dahil sabi mo sa iyong pangako, sa iyong salita, na two or three gathered in your name, you are in the midst of us. We
victory. We claim our blessing upon blessing. Lord, wala pong imposible sa iyo, Panginoon. And Lord God, lahat po kami, Panginoon, na lahat po nang itataas namin sa mga sandaling ito, ang lahat po ng mga daladala naming krus, Panginoon. Lord, ikaw lang po, Panginoon, ang aming pag-asa. Hallelujah. Hindi po kami nananalig sa mga kayamanan namin, sa lakas namin, dahil sa iyo naman po lahat ng galing ito, Panginoon. Kaya, Father God in heaven, thank you for your unconditional love. Dahil sa pag-ibig na ito, pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na sino man ang maniwala sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And we claim, O Lord, na magkakaroon kami, Panginoon, ng buhay na kaaya-aya, kasiya-siya, na wala na po kaming hahanap-hanapin pa. Thank you so much, O God, sa lahat po ng tao na tumugon sa panawagan mo sa araw na ito, na mayroon man po sila, Panginoon, na pinagdadaanan na hindi na po maabot at makaya ng kanilang kaisipan at hindi naman din po namin maibigay ito, Lord God. Kaya po, Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat ng tumugon sa iyong panawagan. We thank you, O Father God. Thank you for your Son, Jesus. Hallelujah. And we claim the victory today. In Jesus' name, amen. Woo! To open your Bible in Mark chapter 6 verses 1 up to 6. I also invite you to remain standing for the reading of God's word. Mark chapter 6 verses 1 up to 6. Her grandchildren, O Lord God, and whatever her heart's desire, let it be fulfilled and done. And we also pray for her son Steve, O Lord, so that your grace and mercy will be extended upon him. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And let's pray for our prayer request. And Lord, we also thank you for our prayer request. We claim, O Lord God, that as of this very moment, all our prayers has been answered. We just have to wait for its fulfillment, and we could see it in our own eyes. We claim, Lord, all the labors of our hands will be successful, because you've said, whoever hears your word and listen to and do what your word says will be blessed in everything they are doing. So we claim, Lord, that even with our offerings, even with our tithes, you will give it more, you will give it back to us, good measure, pressed down, shaken together, and running over. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So let's greet Auntie Gloria, Mama Gloria. Happy birthday. God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Long time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. You. May the Lord God bless you.
Okay, let's have our victory songs. Can we all stand up?